Papasok na po ang Semana Santa at panahon ng pananampalataya. Kaugnay niyan ay kasama natin ngayong umaga ang cast team ng Sinakulo 2024 film na Traslasyon mula sa St. John Bosco Parish, Atondo. Sa pangunguna po ni Father Gaudencio Carandang Jr., ang executive producer ng pelikula. Don D. Bernardino ang kanilang director, Ms. Lea Dasigan, production team member. Ayan, kasama rin nila, of course, ang mga actors na sina Ron Veric Payumo, Nina Sereno, Mary Faith Garate, Nino Francisco, at Francis Topia. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Magandang umaga. Okay, for Father Gaudencio, itong paggawa ng pelikula tungkol sa Sinakulo ay taunang proyekto ng St. John Bosco Parish, Tondo. Sa ngayong taon, ano po ba ang nilalaman ng Sinakulo 2024 at anong dapat nilang abangan? Well, ngayong taong ito, ito ay patungkol sa isang deboto ng Poong Nazareno at ang kanyang paglalakbay sa kanyang pananampalataya. At kung merong mga talagang dapat abangan dito, siyempre yung content niya medyo kakaiba sa taong ito kasi dati, lagi namin sinasabi, para bang buhay ni Jesus, tapos pumapasok tayo doon sa buhay niya. Pero ngayon sa istorya itong ginawa namin ay talagang ordinaryong tao at kung paano si Jesus ay parte ng buhay na ito. So yun ang kakaibang content, hindi lang ito conventional na usual sinakulo na napapanood natin na pinagaganda lamang. At syempre, yung dapat abangan ay yung mga effects namin, yung mga magagandang ginawa na unti-unti ay mas lalo namin na pe-perfecto sa tagal ng panahon. Okay, well, sa ating mga ka-RSP, off the air kanina pinakita sa amin yung preview ng video na ginawa nila. Yung pinapakita natin sa monitor kanina, yun yung ginagawa pa lamang. Behind the scenes. Behind the scene, naka-green screen pa sila. Pero yung final output, ay, ang ganda po. Parang Hollywood movie. Parang Hollywood movie siya. So, kausapin po natin si Director Don D. Director, pag-usapan naman natin yung production process. Hindi ba siya mahirap i-direct? At paano kayo nag-come up dun sa kwento? Una po, dahil CGI and heavy sa VFX yung aming pelikula, nag-research po kami kung paano namin gagawin yun, no? Yung green screen, kung paano yung chroma keying, at lahat ng mga technical aspects nun. Tapos, almost half a year namin siyang ginagawa. So, yung una namin ginawa, nag-gather muna kami ng mga production staff para makabuo kami ng isang buong produksyon dahil mga volunteers lahat ito. So, hiningi namin yung kanilang commitment na kailangan nilang masimulan at matapos yung buong produksyon. And bukod doon, kailangan namin mag-aral kung paano namin gagawin ito na hindi magmumukhang corny sa mga manonood. So, kailangan niyang maging acceptable sa mata ng manonood. Kaya nag-invest kami sa mga technology para maging mas maganda yung kinalabasan sa pelikula. In fairness, in terms of acceptability, talaga naman parang pang Hollywood talaga ang output. Ang galing po talaga. Pero bakit nyo napili ang Traslasyon bilang main theme at title po ng Sinakulo 2024? Ina-align po namin to sa direksyon ng simbahan. No? Ang direksyon po kasi ng simbahan ngayon ay synodality. Ibig sabihin po noon yung sama-samang paglalakbay. At yung Traslasyon po ang nakikita namin o nakita rin ng Pilipinas na isang icon or larawan ng sama-samang paglalakbay. At hindi lang to isang paglalakbay, bagkos kasama nila yung Poong Nazareno. So, ito yung paglalakbay kasama ang Panginoon. Kaya pinili na rin namin to, inalay namin yung tema ng Sinakulo sa Traslasyon. Okay, kay Miss Lea naman, ano? So, lahat kayo dito ay volunteers, tama po ba? Yes po. Okay, yung ganitong klase ng production, no? Kailangan dito commitment, syempre oras at matinding effort. Paano po yung naging pagpaplano ninyo at arrangement sa pagbuo nitong pelikula? Yes po. Dahil mga volunteers kami dito, yung iba nag-aaral, yung iba mga nagkatrabaho na. Dahil karamihan naman sa amin ay matagal na rin ng mga sinakulista, as early as the start of the year, parang kinukuha na namin yung commitment ng bawat isa kung sino yung gustong sumali. Dahil may iba na hindi naman sumasali sa ibang mga taon ng Sinakulo. But we see to it na nagpaplano kami ng maaga. There will be a small team who will conceptualize the theme and come up with the script. And of course, once our parish priest would approve that we will have our Sinakulo, yun, magagather na yung mga volunteers to start planning. And ito na nga yung pinakamaagang panahon na nag-start kami ng Sinakulo namin na parang half of
pagpasok pa lang ng June last year, nagko-conceptualize na ng script, and then nag-audition na kami ng bandang August, and September, yun na, nag-start na kami ng series of shooting namin, which we do every weekends. So yung Saturdays and Sundays namin, kinomit talaga namin yun for Sanacolo, shootings lang. Kasi nga, we have classes, yung iba nag-aaral, yung iba nagkatrabaho, so weekdays yun, trabaho, weekends, para po sa Sanacolo, para po sa Diyos. Wow, ang galing, no? Kasi parang for the actors, I would like to think passion project niyo ito. Kasi considering kung volunteers kayo, no? So, siguro gusto ko tanungin kay Jesus Christ. Yung gumanap na Jesus Christ. Gumanap na Jesus Christ. Ay, anong naging experience mo dito? Although, ang ganda talaga kasi nakita natin kanina, green screen. Ang hirap yun. Ang hirap artihin nun. Considering hindi mo talaga nararamdaman yung actual kung nasan ka. Diba? The whole experience talagang nasa imagination mo. Share mo naman sa amin yung experience mo. Bali, yung naging experience po dito, sumunod lang ako sa kung ano yung hinihingi po sa isang eksena. Kung ano po yung context. Kung pagod po ba. Normal na magdi-deliver ng lines. Alamin ko lang po, tanong ko, direct ano po bang context nito? O sige, pagod ka. Ibigay mo yung, kailangan makita ko sa'yo na pagod ka talaga. Kailangan maramdaman ko sa'yo yung hiningi ko sa'yong eksena. So yung experience po, maganda po siya. Unang-una, nasa ganitong gawain ka, biyaya po ito na talento, pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Saka po yung mga kasama, yung mga nakasuporta sa iyo, na kung paano mo gagawin. Nanood din po ako ng mga nauna sa akin na gumanap bilang Jesus, kumuha din po ako ng mga idea sa kanila at nakinig po sa ibang production staff, sa ibang nagdedirect po. Okay, for Nina naman, ano experience mo? Actually, this journey po is a prayerful journey for me and for us especially. Lalo na po ang ginaganapan ko po is bilang Maria, si Mama Mary po, kasi walang bahid na kasalanan. So tayo po bilang individual na tao, tayo po ay makasalanan. So before po kami pumunta sa eksena, binabasa ko po yung gospel, yung mabuting balita before po ako mag-enter to that scene. Para maramdaman ko po at maramdaman ng actor po sa akin, at humingi po ako ng tulong ni Mama Mary na makita po sa akin spiritually, physically and emotionally na ako po si Maria for that film. Actually po, mahirap po para sa amin, pero naniwala lang po kami sa plano ng Diyos. At ginawa lang po namin kung ano po yung kailangan po dun sa film, at lahat po ay biyaya po. Okay. Well, kanina sa monitor, pinapakita natin yung behind the scenes, ano, naka-green screen. Pero may mga pinapakita na rin. Nakikita natin yung actual output nila. Yung actual output na kala mo, ayan, kagaya niya. Kala mo nasa Jerusalem talaga sila. Ayan, yan po. Saka talaga nakakapanipaniwala ang nakikita natin. Sa budget na meron, limited budget na meron sila, nakapag-produce po ng ganitong klase ng kaganda ng indie film. Ano? Pero ikaw naman, Mary Faith, ikaw naman ay gumanap bilang isang makabagong karakter at deboto. No? Paano mo ba isinapuso at binigyan buhay yung karakter na ginampanan mo? Kasi para bang may cross-angle siya mula sa kwento sa Biblia, meron ding pinapakita sa pelikula na reality. At ikaw yung reality. Ang una ko po talagang ginawa ay pag-i-immerse sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. So ang ginawa po namin ay nag-imbita po kami ng mga deboto during shooting. Kinausap po namin sila para mas malaman ko yung malalim na dahilan ng kanilang pagiging deboto. At dagdag ko lang po ay kami rin ay po, nag-shooting talaga during translation po. Kaya damang-dama ko yung pagod, yung init, yung hirap ng pagiging deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya makikita po talaga dito, mas makaka-relate yung mga tao sa panibagong karakter na inihahandog ng Sanacolo, dahil maski sila ay isa ring mananampalataya ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kausapin pa natin yung iba pa nating kasamang cast. Sa inyo po, ano po ang inyong naging papel sa show na ito? Ako po'y isang si Judas po. Ikaw si Judas. Okay. Bali po, ang ginawa ko dun is magtanong sa director kung paano, ano ba yung edad ni Judas, ano ba yung trabaho niya, ano ba yung hinagpis niya, kung bakit niya ba nagawa kay Jesus yung betrayal. Kasalanan na yun. Kaya
talagang mahirap ibigay yung karakter na yun. Gawa ng hindi ako nandoon, pero gusto kong ilabas yung karakter na yun para mas gumanda pa ang palabas. And, nabigyan ng buhay yung character. Mahirap nga yun, lalo na kung ayaw mo naman maging role. Dahil ikaw ang nag-betray, di ba? Kayo, sir, ano po ang naging role ninyo po? Ako po, gumanap po ako bilang si Pedro. Saint Peter. Opo, si Peter. Sa paghahanda po, bilang production staff, nag-workshop po kami as a production staff na binibigay din po namin sa mga co-actors namin. Yung mga tinuturo po sa amin ng director, tinuro din po namin sa mga cast namin. Galing. So, bawat isa ay may mahalagang papel dito sa overall production nito. Pero muli, kay Father Gidencio, ano po ba yung pinakamensahe na gusto nyong tumatak sa puso ng mga makakapanood dito? No, lalo na kapag napanood na nila itong Senacolo 2024. Well, lahat tayo ay may paglalakbay sa ating pananampalataya. At ang gusto namin talagang ipaabot at tumatak sa mga tao ay lagi tayong sigurado na nandyan ang Diyos sa buhay natin. We don't question that. Pero ang tanong ay hanggang saan tayo kakapit sa Diyos? Madaling kumapit pag masaya ang lahat, kapag everything is okay. Pero pagka tayo ay dumadanas sa mating pagsubok, lalo na sa mga oras na may mga plano ka na hiniling at parang hindi nagaganap o parang wala na talagang pag-asa, hanggang kailan kakakapit sa Diyos? Hanggang dulo ba? Ito ang pinapakita dito ng ating sinakulo, kung hanggang saan sila kakapit sa panahon ng pagsubok at matinding problema. Okay. For Direk Dondi naman, nagkaroon kayo ng advanced screening at doon nakita niyo yung reaction ng mga tao sa inyong pelikula. Judging po from the feedback of the viewers, talagang successful lang inyong pelikula. How does it make you feel? And how does it feel to make such an impact? Nakakataba po ng puso yung makita yung mga tao na naapektuhan sa kung ano yung ginawa namin. Ibig sabihin na po yun ay naging efektibo yung aming strategy at kung paano namin na-send yung message sa kanila. So talaga nakakataba ng puso yung makita sa kanila yung talagang impact ng aming ginawa. Okay, I'm sure yung ating mga tagapanood ngayon, yung mga ka-RSP natin ay interested na kung saan ba nila at kailan nila itong mapapanood. Miss Leia, maaaring mo bang pakisabi sa ating mga viewers kailan mapapanood at saan ito hahanapin? Mga ka-RSP, mapapanood ninyo ang aming sinakulo na pinamagatang traslasyon sa aming parokya, St. John Bosco Parish, Tondo, ngayong darating na Semana Santa, March 24, Palm Sunday, and Good Friday, March 29. And para sa iba pang mga detalye, just like and follow our Facebook page, Senacolo 2024, at ang Facebook page din po ng aming parokya, St. John Bosco Parish, Tondo. Gawin po natin bahagi ng ating pagdinilay ang panonood ng aming Senacolo. So parang live screening ang dating nito, tama ba? Pero hindi, ma-upload ba ito para mapanood ng iba? Yes, mapapanood din po siya ng streaming din po. Okay. Sa mga malayo po sa amin sa Tondo, you can catch it through our streaming sa Facebook page ng aming Senacolo 2024. Ayan, para sa mga tagapanood po natin, ano, para maging meaningful yung ating Semana Santa, subukan po nating tangkilikin ito. Panoorin natin ito, no? Kasi baka ito lang pala yung production na ito, yung nag-inihintay nating pagbabago or maramdaman natin lalo. Yun nangyari ng Semana. Dapat kasama natin to sa pagninilay-nilay, lalo na sa mga panahon na dapat doon natin naaalala ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Yeah. Again, thank you po so much sa pagsama sa amin ngayong umaga at congrats sa napakagandang proyekto nito. Lalo na sa iyo, Director. Nabilib talaga akong nakita ko yung video. Gusto ko rin panoorin yan, Director.